you guys? It's me, Michaela V. So, we all know naman po na every year, nag-Q&A ako kapag birthday ko. Medyo late nga lang ngayon, hindi siya exact na birthday ko, hindi rin siya napaaga. Ano lang, at least birth month ko pa rin, diba? Dati, lagi ako nag-a-ask ng questions sa random na tao. But this time, literal na kaibigan, mga kaibigan ko na talaga yung tinanong ko. And of course, kakain ako ng samyang. Mahilig kasi ako sa samyang, believe it or not. After ko, yung video ko ng Q&A din na may samyang, ngayon, tolerable na siya sa akin. Minsan niya parang, basic na lang. Ay, binasic ang samyang. So, itong mga questions na to ay yung questions that my friends wanted to ask me but they never did. So, yung first question, galing kay Ryu. From your birthdays as a kid up to now, what is one thing that always took by you kapag birthday ko, ever since bata ako, ay yung mga birthday messages from my friends, from my family. Well, I siguro nga, parang masabi mo, ay, common na yan. I mean, yung birthday messages, yung iba nga, makita lang na nag-post yung friend nila sa Facebook, na friend mo din, na birthday mo, pabatiin ka lang nila, happy birthday, kaya ganyan. Kahit hindi talaga na alam na, yung talagang birthday mo talaga yun, hindi talaga nila maaalala na birthday mo talaga today, parang ganun, or birthday mo talaga, parang ganun. For me kasi, yung birthday messages, from being like, kid up until now, na sobra-sobra akong thankful na nakakatanggap pa rin ako ng maraming birthday messages from other people, from my loved ones, and of course, ito yun sabi ko kanina, still, effort pa din yun. Nag-effort pa rin sila mag-type. Kung sticker lang, nag-effort pa rin sila mag-send ng sticker na happy birthday, ganto-ganyan. Yung mga wishes nila. So, yeah, yung birthday messages. Yun talaga lagi. As in, sobrang inaalala ko. And naaalala ko na talaga memorable for me. Hindi ko man maalala lahat-lahat yung mga birthday messages nila isa-isa. Pero, naaalala ko talaga na lagi ako nakakatanggap ng mga birthday messages, hindi pwedeng wala kasi. So, yeah. Next question. Bakit kami magtatanong ng mga tanong na hindi pa namin natatanong? Feeling ko kasi may mga questions kayo sa akin na hindi ko pa like totally nasasagot. Or may mga questions kayo na talagang hindi pa talaga tinatanong kasi it's either nakakalimutan nyo lang itanong or talagang mahiya lang kayo magtanong. Yan. What's the nicest thing someone has done for you? From Nicole. I think the nicest thing that someone has done for me is yung tinanong ako kung okay lang ako. I mean, actually marami naman gumagawa nun. Pero syempre, yun yung pinaka-nicest thing na talaga pumasok sa isip ko. Yung tinatanong ako kung okay lang ako. Tinanong ako kung okay lang ako. Talagang may mga tao lang na bihirang maka-detect. Makapansin na hindi ka okay. Despite of what you show sa social media, yung talagang kilala ka lang talaga. And yung iba talaga na parang random lang talaga na, hoy, kamusta? Okay ka lang ba? Parang ganun. Yun, super nice na sa akin yun. Like, yun yung nicest thing talaga na ginawa sa akin ng tao. Pinakamusta nila ako. How do you like to be comforted when you're sad or upset? Depende. Depende sa level. I mean, kapag naman upset ako, minsan gusto ko, pag nagsasabi ako or nagkakwento ako sa tao, gusto ko meron siya nang sasabihin pabalik. Parang gusto ko, parang alam mo yun, feeling ko hindi lang, di ko alam kung ako lang, pero gusto ko syempre kapag upset ka, yung mga kwento mo, mawavalidate yung nararamdaman mo, makukonsole ka lalo. Hindi ko naman sinabi na i-bad mouth mo yung tao, yung taong kinukwento kong ganito yung ginawa sa akin or whatsoever, or kapag upset ako na ganito yung nangyari sa akin. Parang gusto ko lang na i-console mo, i-comfort mo ako in a way na may maririnig ako sa yung mga comforting words. Like, yung parang, alam mo yun, naiintindihan mo talaga ako kung bakit ako upset. That, parang ganun. Tapos pag sad naman, sometimes I just wanted someone to like listen, or minsan gusto ko kino-comfort din ako ng mga words na kaya mo yan, blah, blah, something ganun. Depende talaga sa level. I mean, kapag naman super talagang galit ka na, super malungkot ka na lang talaga, yun talaga yung kailangan mo na sometimes really need a hug. Ganun din ako. I really need a hug sometimes kapag alam mo yung super breakdown na, super lungkot mo na, super upset ka na sa situation, you can't do anything at all, you just wanted to cry everything out.
yun yung kailangan na ng yakap. Parang ganun. Depende talaga. Pwedeng makinig lang, yakap, magraranta ko, mag-advise, ganyan. Gusto ko yung ganun kapag malungkot ako or nagagalit ako or upset ako sa isang bagay. Gusto ko yung ganun ginagawa nila sa akin. Ganun yung pagko-comfort. Who is the one person you are most grateful to for supporting you during difficult times? I think pinaka-grateful talaga ako. Hindi siya isang person lang eh. Madaming actually sila. Yung friends ko. This past few months. Madaming nangyari. May mga issue thingy about me. And there's a lot of paninira sa akin. And I'm happy. I'm so grateful sa friends ko. Ni isa, walang iwan sa akin sa ere. Like, all of them helped me during those days. As in, during those months na grabe yung iyak ko, grabe yung, ano mo yung grabe yung galit ko sa mundo. Promise, hindi, I don't know, hindi ko kasi talaga totally gustong-gusto nang i-share sa social media everything that is happening to me actually. But this past few months, super heavy. As in, super heavy lang po talaga. And super grateful ako sa friends ko. Yes. Friends ko talaga. Kasi yung kapag kailangan ko ng shoulders to cry on, andyan sila. Like, literally, umiiyak ako. Andyan siya, umiiyak din siya. I remember when I'm crying, super, like, breakdown. Kasama ko si Jang, kami dalawa. Pumunta ko siya dito sa bahay. Umiiyak din siya. Sabi ko, bakit ka naiyak? Ano ko naiyak? Super grateful kasi talagang iniiyakan ko sila sa VM. Nag-chat ako, nag-call kami, naiyak ako sa kanila. Madami. Friends ko, super grateful talaga ako. Thankful ako na nandyan sila to help me out and pakinig sa lahat ng problems ko nitong nakaraan. And hindi sila narinday, hindi sila nanawang, you know, pakinig. As in, kaya super grateful ako sa kanila. Kasi talagang sinusupport nila ako during difficult times and they were helping me out. Managpasan yung difficult times na yan. Yeah, yun. What's one thing most people don't know about you? I think most people hindi alam nila. Ako yung type ng kaibigan na prangka. If I don't like it, I don't like it talaga. Kapag talaga yung actions mo, talagang hindi ko nagustuhan. Na alam kong yung outcome niya, negative sa'yo or... Kaya negative yung outcome kasi alam kong mali yung ginawa mo. Talagang paprankahin kita na, kasi ganun yung ginawa mo eh. That's why ganun yung outcome. Or kaya sasabihin ko sa'yo, na, talagang, alam mo yun, iba eh. Basta iba ako magsalita. Prank akong prank. Hindi ako nagsusugarcoat ng mga sinasabi. Kasi I don't think necessary. Especially kapag talaga kailangan ng friend mo or that someone, yung ma-realize na talaga na it's wrong. Hindi tama yun. Na parang, that's why ganyan yung nangyari, ganyan yung ganyan. Syempre, diba? Ayoko mang tolerate. As in, no. No na no for me mang tolerate ng mga ganyang pagkakamali or what. Hindi ko rin ito tolerate sa friend ko yung masasaktan na siya sa situation tapos hindi pa rin niya titigil. Ayoko nang ganun. Ako yung kind ng friend na super prangka and ayoko mang sugarcoat. I think, alam naman na nila, pero I think most of the people naman ng bagong kilala na ako, hindi pa nila alam yan. So yeah, yun yung one thing na hindi pa alam siguro ng ibang tao sa akin. I think. Sa tingin mo ba, mabibreak pa friendship natin tatlo from Jang? No. I don't think na magbibreak pa. I mean, we've been through a lot. Believe it or not, guys. Kami tatlo, yung Jamiro, itatawag namin Jamiro. Jang, Mika, and Rona. Me. Kami. Ako yung Mika, syempre. Yung Jamiro po. Syempre, meron din kami mga tampuhan. May pag-aaway din kaming nagaganap, kaming tatlo. But we still managed to, like, magkabalikan kaming tatlo. Parang relationship lang. We still managed to fix things, understand each other about this kind of things, and blah, blah, blah. Kaya I don't really think na mag-break pa yung friendship namin. Kasi sa dami na ng pinagdaanan namin, sa dami na ng mga taong nag-try, manira, sa friendship namin, sa dami ng taong alam mo yun, try na gibain yung friendship na meron kami intentionally or unintentional man. Hindi talaga, kasi kailangan namin yung isa't isa. Sama-sama kami nag-grow at mag-grow habang buhay.
makikita at makikita pa namin yung ano, much better na sarili namin kasama namin isa't isa. I know, may mga friendships na, oh, kahit super tagal, nag-break naman yan. Hindi talaga. Through thick and thin, guys. Yung friendship namin tatlo, talaga. Masasabi mong solid. Solid na solid sa lahat. Kaya kung sino man nagsasabi na gito kami, gito. We really don't care. We know each other too well na tinatawanan na lang namin. Chismis. So, yeah. Next. Minsan ba naisip mo na i-cut off kami ni Jam? Rona. Yes. Amen! Then, no? Ante, as in, no? Sa dinamin namin lang talaga pinagdaanan namin, never yun pumasok sa isip ko. Like, ever. Yung decision na yun, hindi talaga. Hindi naman kasi sila yung tipo ng kaibigan na toxic talaga eh. Hindi sila toxic na friend for me. So, bakit ko sila i-cut off? Hindi sila yung... Never nila akong sinaktan. Never. So, hindi talaga pumasok sa isip niya i-cut off sila. Hindi talaga. Bakit ko kayo i-cut off? So, the answer is no. Never, never ko pa maisip yan. Gusto mo ba? Ebe. Mahal mo ba siya, Mika? So pertaining to sa boyfriend ko. Hoy, si Ate, my boyfriend! Yes, guys, after how many years? Si Jessie nagtanong nito. Oo naman. Well, yeah. Yun lang, oo naman. Wala naman tinanong na why, pero yeah, oo. Oo, apo. Yes po. Contento ka na ba sa life mo as of now? Si Jessie ulit. As of now. Yes. Why? I mean, why? Well, oo naman. Kasi I have friends. The real ones. Talagang real friends. Parang real friends. Di ba sila tao? Tatay, ganun. Pero, yeah. The real ones. You already know why. I mean, mag-guess nyo na naman paano ko nasabing the real ones. Di ba? I have my loving family. I have my loving mom. Meron ako mapagmahal na ina. Siyempre, pati tatay. Kapatid ko din. Loving boyfriend? Ay, di ka kikiligin dyan, B. Pero yan, sintanta na talaga ako kasi nakapag-aral din naman ako ngayon. Second year na ako. Nakapag-vlog pa din ako. Nakakakita pa rin ako. Diba? Parang, I'm really contented with my life right now. Yes, siguro I can wish for more. But nevertheless, I'm happy with what I have and kung sino yung tao ngayon sa buhay ko. From Rona, kailan mo na-feel or paano mo nalaman sa sarili mo na sure ka na mag-commit kay Carlo? Which is, yeah, Carlo is my boyfriend, guys. I think, hindi ko siya officially napakilala here sa vlog. Pero, kilala nyo na siya from my previous vlogs as my friend. Like, kasi yung mga previous vlogs ko, nakakasama na siya sa vlogs ko. And friends pa kami nun that time, but now, we're more than friends. Ha! Just kidding. Siyempre, diba, when galing ka sa heartbreak, parang medyo matatakot ka mag-commit when mag-jump to another relationship. I think, na-feel ko lang din siya na nung time na na-sure ko na he's really genuine and talagang, alam mo yun, no lies at all. Sa intention. No lies sa intention niya sa akin. Super genuine ang intention niya. He really wanted to pursue me. He really wanted to court me and, you know, have a relationship. A serious relationship with me. Kasi, believe it or not, before yung proper ko talaga, may mga guys na nag-attempt to, like, you know, na pumasok sa life ko. Yeah. As a special someone. Kumbaga, parang, you know, same thing. Pero they never had the guts to, like, pursue me at all. I know naman yung iba, genuine naman talaga sila. But, you know, siya lang yung... Huwag ka sanang humangin, pero... Huwag na kumalang lumaki ulo mo. Pero, siya lang yung taong nag-step up to, like, magpaalam na magmandigaw with
all his pure intentions talaga sa parents ko. Yung talagang no lies, wala talagang, hindi niya sinusugar ko lahat. Talagang, ano mo yun? Straight to the point. The rest is history. So yeah, doon ko lang nalaman na parang ready na ako mag-commit. Kasi, tinatask ka talaga. Parang, hindi talaga pwedeng laging sunggab agad ang sunggab kapag merong, ano mo na, may gustong like mag-court sa'yo, ligawan ka na, you know, they wanted to pursue you, pero magugulat ka na lang after pursuing you. After a few months, boom, wala na. So, ako talaga, I really tried to make sure na mag-work to. And, ninimake sure ko rin talaga na makita and malaman kung talagang yung intentions niya talaga sa akin ay talaga namang pure and walang halong eme-eme. So, yun. Doon ko lang din naman nalaman. Hindi naman tumagal yung pagiging sure ko kasi I really know him naman na before pa. We're friends ever since junior high. So, yung pagkakasure ko na ready na akong mag-commit sa kanya, hindi naman super tagal kasi nga, I already know him. Talagang, sure ko lang din talaga for like, na, yun. Genuine and sincere siya sa intentions and yung feelings niya talaga sa akin ay purong katotohanan lahat. At walang eme-eme. You know what I mean? So, for the last question, what piece of advice would you provide to all the girls out there? To all my girlies out there, don't trust too much. Yeah. Lagi ko sinasabi, love yourself more before you love others. Kasi you really can't love other people. You really can't give other people the love that you wanted to give if you can't give that to yourself. Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo bago mo mahalin ng ibang tao. Kasi for sure, ikaw lang yung mauupos at mauupos after that. But right now, girls, piece of advice. Don't trust too much. As in, hindi lang sa boys, hindi lang sa lalaki. Don't trust too much kahit na sino. Believe it or not, kahit sa family, ganyan din minsan talaga. Hindi mo din malalaman kahit kanino. Friends, boys, family, anyone. Just don't trust too much. Kasi may mga bagay-bagay talaga na hindi mo expected talaga na possible siyang mangyari. So, dahil masyado kang nagtitiwala, may mga taong talagang pumapasok sa isip nila. Hindi ko alam kung paano napasok sa isip nila na that person really trust me naman. Kaya, I think carry ko naman na sirahan yung tiwala niya kasi, you know, sobrang tiwala niya sa akin. Baka pwede niya ulit akong bigyan ng another chance para magtiwala ulit, di ba? Nakakagawa sila yung mga bagay-bagay na ganun. Eh, kapag masyado kang tiwala sa isang tao, nasasabi mo na lahat doon, di ba? Yung pag masyado kang matiwala sa friend mo or kahit kanino, ikukwento mo na lahat-lahat. Lahat-lahat ng pinagdadaanan mo. So, sometimes, yung kala mo, kilala mo na pinagkakatiwalaan mo, talagang ikakwento na lang sa ibang tao or kapag naman yung boyfriend mo or something like that, mag-cheat naman sa'yo, yung lokohin ka naman. Diba? Kaya, girls, don't trust that much. Huwag kayong masyadong magtiwala. Hindi ko naman sabi huwag kayong magtiwala. I mean, huwag lang kayong masyadong magtiwala. Huwag nyo lang masyadong ibigay ng todo-todo yung tiwala nyo. Okay lang naman na mag-doubt. As long as yung mga doubts mo, mapuprove nila or mapuprove mo sa sarili mo na okay. Okay naman palang pagkatiwala. Parang ganun. Pero as much as possible, don't trust too much. Sometimes, hindi man natin parang kahit kilala man natin yung tao, may mga bagay kasi talaga na hindi natin expected na kaya nilang gawin yun. And that really sucks actually. So, yeah, may mga panahon talagang parang pagsubok kayo ni Lord na yung mga pinagkakatiwalaan mo talaga. Grabe-grabe yung betrayal na gagawin sa'yo. So, yeah.
Don't trust too much. Yan lang yung piece of advice ko. Don't trust too much, girls. Pili ko naman yung pagkakatiwala mo talaga ng todo-todo yung sarili mo. As in. So, yeah. That's all, guys. Don't worry, ubusin ko to. Hindi ako nagsasayang yung pagkain. At syempre, favorite ko, Samyang. That's all the questions. And I really hope nasagot ko siya. And I really hope na-satisfy kayo sa sagot ko sa questions na yan. So, yun lang naman. Thank you, guys. Thank you sa friends ko, sa questions. Yan, nasagot ka na, guys. Maraming salamat. And I hope yung mga hindi pa nakapag-subscribe, go subscribe now. And click the bell button kung gusto nyo maging updated kayo sa super random upload ko ng videos. Super random ng time. Super inactive. Siyempre. So, yeah. Second year na ako, guys. So, I really can't promise anything na medyo talkies ako dun sa mga promise ko sa inyo nitong mga nakaraang taon regarding sa vlogs ko. Pero, yeah. Ayun, di na ako magpo-promise kasi I know na I'll be busy since I'm a sophomore na. So, medyo, I don't know kung kailan uli yung next. Basta, as of the moment naman, nag-upload ng mga previous videos ko. Thank you all, guys, so much for watching. And thank you, guys, sa lahat po ng bubati sa akin ng birthday ko. And, yan lang. Thank you sa gifts. Thank you sa quality time na natanggap ko ng birthday ko. You all know who you are. So, yeah. Thank you, guys. Subscribe. I mean, if you don't want to, it's fine. Just thank you for watching. And, of course, like the videos too. Like. May like button dyan. Like na na. Comment na din kayo kung gusto nyo. I mean, there's no harm naman on doing those things. Diba? So, yeah. Bye, guys! See you all on my next video, I guess. Bye! Hi guys, boyfriend ko nga pala. Tapos na ako mag-vlog. Bye guys, say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.